Tangina. Alright, so dito na tayo guys, and si testing natin itong dalawang motor na to, Gamma 200 versus Motorstar Z200X. So both guys naka ano no, naka ignition coil. So yung racing ignition coil na to is a pit bike, yung ito is a Phaeto. So same na naka KS1 racing CDI. Alright, hello mga kasibak, and right now, meron tayong vlog pupunta sa C1, and meron tayong drag race na pinakaihintay nyo, no? Z200S versus Motorstar Z200S versus Rusi Gamma 200. So same setup po sila, no? Naka KS1 Racing CDI and naka ignition coil. So yung Z200S is naka ano po, naka pits bike racing ignition coil, and yung Gamma is naka Phaeto ignition coil. So naganap ako ng tropa na same weight ko, motovlogger din siya, si Kaloy Motovlog. So same weight lang kami, kaya gusto ko mare patas na patas yung laban, same weight yung driver, para motor talaga yung magkakatalo guys, ano? So motor lang talaga yung magkakatalo dito. Tingnan natin kung sino mas malakas sa same setup. So stock carb, stock yung carburetor, ano, yan lang talaga, ignition coil tsaka ano lang nakalagay, ignition coil and racing CDI. So yan guys, yung racing CDI natin, daming stocks available yan sa Shopee. Ayan, cash on delivery. Huwag kayong mahiyang mag-order. May kasamang sticker yan ni J-Mugs na gawa ni Magkaya Print. So, ayan, tignan natin ha, kung ano yung previous dito sa loob ng racing CDI natin. So, bumuksan. Ayan, may sticker, free sticker ni J-Mugs, sakit ng version, and yung solid na racing CDI sa Motorstar natin, ano, tsaka sa Rusi Gamma. Tignan nyo yung performance mamaya. So tara, tignan natin. So don't forget na i-follow ako sa Shopee guys, ano, andyan yung link sa baba. Cash on delivery, cash on pick up, yeah. So tara, let's go doon sa drivers. Tangina. Alright, so dito na tayo guys, and testing natin itong dalawang motor na to, Gamma 200 versus Motorstar Z200X. So both guys naka ano no, naka ignition coil. So yung racing ignition coil na ito is a pits bike, yung ito is a Phaeto. So same na naka KS1 Racing CDI. Yun, so tatry natin kung sino nga ba yung mas malakas kung same lang yung setup. Kaso eto, pinatono yung carb, medyo pumupugak-pugak, pero malalaman natin yan kung ano ba yung performance mamaya, no, kung okay ba yung pagkatono or hindi. So shout out sa owner, si Ricardo Dalisay. Si Michael Hump Gray yung owner ng motor na to. So tara. Kaburo tao. So pumipiyok sa jetting siguro. So pinatono to kanina eh. Pinatono to kanina, bro, ni bro Ricardo. So hindi ko alam bakit ano, baka may na
baka may nagalaw sa loob ng carb, baka yung jettings. Kasi nung papunta siya kanina sa amin after niya mga jettings, okay naman daw. Pero ngayon biglang putol-putol yung andara. So parang hindi sa best condition yung Z200X. Ayop. Tata, rolling start lang. Rolling start. Pegang tanai. Ya. Yeah, start na. Putol yung andar niya guys. Narinig nyo, pero nauna pa rin sa gama, no? Woo! Solid. So kung hindi na putol-putol yun, baka mag 140 tayo. Sayang talaga. Damn, bakit ngayon pa? Bakit ngayon ka ba na ganito yung carburetor? Tanungin natin ilang takbo niya. Lalagan mo? 1.2. Ha? 120? Oh. Mohan 124, galing grabe burot ya. Batian mo? Papa high speed. Oh. Gane pa builon mo gitna? Oo. Galing ari hindi. Masige gid sa tani adlagan. Oo. Wala ga nogid ga burot. Kung wala ga burot ma nogid malargo gid siya. Oo. Ang shifting go tama ka tibra notso. Ga burot go. Geburot kid. Try tadi to sa punta-punta kid. So yung gamma 200 daw is napaka ano guys ano? Napaka high speed. So pero ano eh. Sayang talaga eh. Putol-putol yung andar niya eh. Pero panalo pa rin no. Feel ko talaga kaya talaga mag 140 na ito pag hindi na ganun yung carb ano? Siguro konting adjustment na lang. Kung gusto nyo gawan natin to ng part 2 guys ano? Gawan natin ng part 2 itong vlog. Sayang talaga ng andar niya.
20 lang hayop. So try natin swap. So nga guys, try natin tong kama. Tigas ng manubela. Parang mahirap dalhin na sana. So medyo pangit yung start ano. Pero try natin ulit. So napaka high speed ng ano, napaka high speed, sobrang tagal maabot. So ewan ko ilan yung engine sprocket nito, baka need nito bro Michael, dagdag ka ng sprocket sa likod para mas madagdagan yung acceleration niya, kasi sayang pagkata yung kinta, no? Dapat adjust tayo ng konti sa ano, sa rear sprocket para dumagdag yung acceleration. Eh, grabe burot ya, eh. Grabe burot ya. Oo. Mga otso, kambya ka na. Hindi mo pagpaburoton, gidla. Oo, oh, isa pa lang ka lupok ya, kambya din. Yeah. So, bawi tayo dito. Try natin, ano? Kung ma-bull ba natin sa top speed to. Yung Z200X. Pag ako yung gumamit. Log-login muna natin yung daan, guys. Magpapong-flat? Ha? Mag-flat siya. Gano? Tao na. Gano? Tao na. Wala tao. Pero okay, yeah, tunoy. Wala ego tudutod, no? Oo, pero muna gano yung pangit na magdagan. Wala tao. Matsak mo gano, dayos lining? Oo. So, baka ano daw yung lining, guys. Ito, try natin. Putsa. Dala, may mga truck pa. Punain muna natin yan, mga truck.
Sobra ka speed imo spraketeng. Sobra ka speed. Ang kinta wala ka dugang dapat ano ni spraket mo subong? Ha? Dapat adjust ka sa likod mga ano 44 sobra 44. Sobra ka speed gid ang kinta. Hindi na magano dapat ano ka adjust ka gid sa ano low speed ka gamay. Kaya hindi mo magamit biskan na moto kalaway ka. Do bago lang ako kambya kinta. Ma 130 bro. Maano pa ma mabigay sa akong menu? Tignan natin. Yung owner yung magda-drive. Baka mag-iba yung takbo. Ingay ng tambutso nito. Ano ba to? Bulabog. Bilis tayong pagalitan. Marunong mag-drive ng gama. Nagdasig-dasig na kulpiyaw. Lot-lot, pabalik na pabalik. Solid.